Tagong-tago ang mukha ni Harvey sa suot na sombrero. Kalalabas lamang niya ng kumpanya. Nakapalibot sa kaniyang malalaking gwardya para alalayin siya papunta sa mamahaling kotse. Harvey! Naalarma siyang luminga. Baby! Baby? Takang tanong niya sa sarili. Sa kabila naman siya lumingon. Naroon ang isa pang babae. Halos matapilok ito sa pagtakbo dahil sa suot na mataas na heels. Ngiting-ngiti ito sa kanya habang nakataas ang kamay. Oh no! Aniya niya. Harvey! Narinig niya ang nasa kabilang bandang estranghera. Sa dami ng mga babaeng nakasalamuha niya, hindi niya naalam kung sino ang mga ito. Kahit mukha ay hindi pamilyar sa kanya. Bilis! Bilis! Tara na! Humawak pa ang binatang CEO sa gwardya at nagmamadaling pumasok ng kotse. Takot na takot si Harvey habang nasa loob ng sasakyan. Hindi na niya mabilang kung pang ilang babae na ang mga yon na dumalaw sa kumpanya. Mula sa bintana ay nakita pa niyang nagbabangayan ang mga babae. Tila pinag-aawayan siya. Napailing na lang ang binata at pagod na napasandal sa kinuupuan. Hindi siya napagod sa trabaho sa kumpanya. Dahil maghapon lang namang nangawit ang puwet niya, kakaikot niya sa swivel chair. Napagod siya katatago sa mga hindi niya tipong mga babae. "San po tayo, sir?" tanong ng driver. "Sa bar ni Jameson." "Sige ho, sir." Ipinikit niya ang mga mata. Mahirap talagang maging mayaman at magandang lalaki. Total package kumbaga. Ngayon ay kinababaliwan tuloy siya ng laksa-laksang mga babae. "Pare, hinahanap ka ni Tracy ah." Kunot-no ang sinagot ni Harvey nang umupo sa stool chair ng counter ng night bar. "Yung kasama mo nung isang gabi rito, yung kasayaw mo." Natatawang pagpapaalala pa ng kaibigan. "I don't remember her. Brandy, please." Aniya niya habang kasuwal na nakapatong ang mga siko sa ibabaw ng mesa. Tumaltak at umiling-iling lang si Jameson nang ilapag ang baso ng alak sa harap niya. "Sabi ko sa'yo, magbago ka na, Harvey Balderrama. Huwag mong hayaang magkita-kita ang mga babae mo rito at pag-awayan ka. Pare, hindi yun nakakalalaki. Hindi ko nakasalanan yun." Mayabang siyang nagkibit-balikat. "All I wanna do is play. This bar is made to have fun. Walang dapat sineseryoso rito." "Pare." Hinarapan siya ni Jameson na tuwid niyang sinalubong. "Tumatanda ka na at meron ka rin dapat ingatan na imahe. Paano na ang kumpanya mo?" "Uncle Fernan was there. He can take care of everything." Pagbibigay niya ng responsibilidad sa tiyuhin niya. Walang nagawa ang kaibigan kundi ang mapapilig ng ulo. Parang walang maikatwiran sa tulad niyang sutil at matigas na ulong CEO. Wala pa rin nagbago sa gabi ni Harvey. Bagong gabi, mga bagong babae. Marami na naman siyang katabi at kasayaw na iba't ibang chicks. At masaya siya doon. Sobra. Uuwi siyang lango sa alak matapos makipagharutan sa kung sino-sino. Ito ang buhay niya noon pa. Dahil para sa kanya, hanggat bagets pa, hanggat kaya pa ng mga buto niya, sasayaw at mag-i-enjoy siya sa buhay. Hindi niya uubusin ang panahon at oras para sa kumpanya. Ayaw niyang magpakahagard sa pagtatrabaho. Parang binabarena ang ulo ni Harvey habang pababa ng hagdan. Kahit alas 7 na ng umaga, ay kampante at wala pa rin siyang pagmamadali sa paglalakad. Kaswal siyang pupungas-pungas. Nakasuot pa nga siya ng pajama at hubad ang itaas na katawan. Huli na siya sa trabaho. Eh ano naman? Pagmamay-ari naman niya yon. Obviously, hindi naman niya pwedeng tanggalin ang sarili dahil sa pagiging late. Nagderecho ang binata sa kusina, nagbukas ng ref at nagsali ng tubig. Napakunot-noo siya nang marinig ang doorbell ng bahay. Sigurado siyang kung di ang tiyuhin ay isa sa malalapit na kaibigan, ang bisita. Ang mga ito lang naman ang nakakaalam ng bahay niya. Sa pagbukas ng pinto ni Harvey, ay walang sino man sa labas. Bumaba ang mga mata niya sa kahon na parihaba sa tapat ng pinto niya. Napamasid siya sa paligid. May stalker yatang nakaalam
kung saan nagtatago ang katulad niyang kayamanan. Napailing na lang siya dahil sa sobrang paghanga sa sarili. Isinarado niya ang pinto matapos kunin ang regalo. Ano naman kaya to? Pinagkatitigan niya ang regalo. Meron pa itong kulay asul na laso. Agad na nabitawan ni Harvey ang regalo ng buksan at bumulaga ang laman nun. Nanginig ang buo niyang katawan habang nasisindak na nakatitig doon. Para siyang batang tumakbo, halos magkandarapa pa siya sa pag-akyat sa ilang baitang ng hagdan. Uncle Fernan, pick up the phone! Nangangatal niyang boses habang pawis na pawis at panay ang silip sa nakapinid na pinto ng kwarto. Harvey? Thank God! Bulalas niya. May problema ba? Puntahan mo ko rito, Uncle. Bilisan mo! Nababasag na ang boses niya dahil sa takot. Calm down. Papunta na ako riyan. Mabigat pa rin ang paghinga ni Harvey habang nakikiramdam sa paligid at baka may tao nang nagtatangka sa kanya. Harvey, walang kahit anong kahinahinalang kuha sa CCTV. Bukod sa isang delivery rider na nakasuot ng helmet na naglagay ng regalo na to sa tapat ng pinto mo. Napataas pa ang mga paa niya sa gulat nang ihagis ng tiyuhin ang kahon na tinutukoy nito sa ibabaw ng mesa. Masamang tingin ang ibinaling niya sa matanda habang sapo ang dibdib. Pasensya na. Saad naman ni Fernan. Siguraduhin niyong hanapin yung naglagay ng bagay na yan. Galit niyang saad habang nanginginig ang tinig. Napipilitan at natatakot niyang tinanaw ang kahon. Naroon ang litrato ng gwapo niyang imahe sa loob. Natatakpan ito ng guhit X na ginamit ay tila dugo. Kinilabutan siya. Sadyang matatakutin talaga siya. Kahit nahigit pa sa 100% sigurado siya sa kasarian at pagiging lalaki, nangingibabaw pa rin ang takot sa kanya. Takot siya sa dugo, takot sa multo, takot sa mga insekto. Lahat kinatatakutan niya. Mahina ang loob niya. Nawawala ang angas niya sa tuwing natatakot. Lumaki siyang kasama ang mga magulang. Dahil nag-iisang anak, protektadong protektado siya ng mga ito kahit sa kagat ng lamok. Baka naman ginugood time ka lang. Natatawa pa si Jameson habang kaharap niya. Naroon siya sa bar at nagsusumbong sa kaibigan. Inisip ko na rin yan, pero ang lakas naman ng loob niyang mag-trip. Imagine, nakabot siya sa bahay ko. Alam mo naman kung gaano kapribado yun. Lagot ka, pare. Baka pagising mo, may nakatayo ng babae sa tabi ng kama mo. Nananakot pa ang tono ni Jameson. Tumaas naman ang balahibo niya at kinabahan ang anyo. Natungga niya ang alak nang wala sa oras. Hoy! Humiwala yata ang puso niya dahil sa gulat. Halos matapon din ang laman ng baso sa gulat ni Harvey. Tawang-tawa naman si Jameson nang gulatin ng isa pa nilang kaibigan na si Marcus ang duwag na binata. Nag-apiran pa ang mga ito sa harap niya dahil sa naging reaksyon niya. Hindi yun nakakatawa. Nakaismid niyang litanya dahil parang napahiya siya sa mga ito kung paano siya nabigla. Pasensya na, pare. Sinubukan ko lang kung magugulatin ka pa rin. Dagdag pa ni Marcus. Tiningnan niya ng masama ang binata. May nagpapabigay. Inabot sa kanya nito ang isang paper bag. Sino? Tanong niya habang hindi pa rin kumikilos. Babae, hindi ko naman nakilala. Masyadong mabilis. Narinig ko na lang ang pangalan mo. Inukupahan nito ang silya sa tabi niya. Tinitigan ni Harvey ang paper bag na nasa ibabaw. Nagkaroon na agad yata siya ng trauma sa pagbubukas ng regalo dahil sa nangyari. Ako na. Voluntaryong aniya ni Jameson nang mapansin siya. Kaswal nitong binuksan ang paper bag. What the heck? Lukot na lukot ang noo ni Jameson habang itinasang nandidirin nitong dalawang daliri ang isang boxer brief. Nagtawanan ang mga kaibigan niya nang tuluyang mailabas ang kaperasong tela na may nakadesenyong saging sa parteng gitna ng underwear. Mabilis siyang tumayo at inagaw yon. Pare, sa'yo yan no? Mamatay-matay sa katatawa ang dalawa. Ikaw lang naman ang mahilig sa boxer na ganyan ang design. Sambit pa ni Marcus na halos mahulog sa kinaupuan. Shut up!
Mahina at gigil niyang saway bago pa sila makatawag ng pansin sa loob ng bar. Ibinaba niya rin ang undergarment. Pasimple niya yung pinagmasdan. Ilang linggo niya rin hinanap ang panloob niyang ito. Sandali, meron pa. Tiningnan niya si Jameson na nilusot ang kamay sa loob ng paper bag. Nawala ang ngiti sa labi nito nang mapatingin sa isang puting papel. Nag-arko ang mga kilay ni Harvey dahil sa pananahimik ng kaibigan. Bakit? Ano yan? Napalunok siya ng tensyonado at sinalubong nito ang mga mata niya. Ano ba yan, Jameson? Para ka naman si Harvey sa mukha mo. Naiinis na aniya ni Marcus sa nangangambang aniyo ng kaibigan. Tumayo ito at hinablot ang papel. Sinilip naman niya ang naroon at nanigas siya sa pagkakatingkayad. Naroon ang isang death threat note. Tila dugo na naman ang ginamit sa pagkakasulat noon. Harvey Valderrama, magtago ka na. Dahil kapag nasa kamay na kita, sisiguraduhin kong maghihirap ka. Hindi niya magawang lumunok nang marinig niyang basahin yun ni Marcus. Pare, relax. Sinilip siya ni Jameson sa salamin. Naroon siya sa backseat. Hindi mapakali sa kinaupuan. Mahilo-hilo rin siya sa paglingon-likod sa paligid kahit nasakay na ng sasakyan. Matapos matanggap ang banta sa kanya, ay nagpahatid siya sa mga kaibigan pa uwi sa kanyang bahay. Baka tinatakot ka lang nun. Aniya pa ni Marcus na katabi si Jameson na nagmamaneho. Pangalawa na to, Marcus. Hindi nito dapat ipagsawalang bahala. Katwiran niya. Tama ang lover boy natin at saka hindi rin biro yung dugo. Parang totoong dugo ng tao. Pagsang-ayon ni Jameson. Napahawak pa si Harvey sa magkabilang braso. Nilalamig siya dahil sa nerbiyos. Tungong-tungo rin ang ulo niya para hindi siya makita sa salamin ng bintana. Pakiramdam niya ay may nakasunod sa kanila. Alam mo, may naisip ako. Sinong babae ang nakasama mo nung suot mo yung playful boxer brief mo? Tanong ni Marcus. Hindi ko matandaan. Sagot niya sa iritang boses. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Harvey. Mahirap pag maraming babae. Kaya kung gusto mong humaba ang buhay mo at umabot sa senior citizen benefits, tigil-tigilan mo na yung pagiging babaero mo. Pahayag ni Jameson na parang siyang batang pinapagalitan. Nanatili siyang nag-iisip. Kailangan niyang maalala kung kaninong babae niya naiwan ang suot na boxer na yon. You know what? Tingin ko, nakilala mo sa bar ang nananakot sa'yo. Swesto ni Marcus. Gumaganti siguro sa'yo. Mahilig kang magpa-fall, tapos hindi mo naman sinasalo. Kaya ngayon naging stalker mo at pinadadalhan ka ng kung ano-ano. Paliwanag ng kaibigan. Nahugot niya ang hininga dahil sa kaba. Pwede nga yun. Matalino talaga ang kaibigang si Marcus. Hindi tulad niya. Simpleng pag-alala lang sa babaeng nakasama niya hindi niya magawa. Ngayon na may banta sa buhay niya, ano nang gagawin niya? Ayaw niyang isang araw na lang ay mabalita ang paanod-anod siya sa ilog habang walang buhay. Hindi pwede yon. Masyado siyang gwapo para danasin ang ganoong klase ng pagkawala sa mundo. Mga pare, tulungan niyo ako. Hiling ni Harvey sa mga kaibigan. Nagkatinginan ang mga ito. Damn it! Mura niya sabay sapo ng dibdib. Nakangat na rin ng kaunti ang isang paa niya dahil sa gulat. Relax, pare. Aniyo ni Marcus kasunod si Jameson na pumasok sa kwarto niya. Bumuga ng hangin si Harvey. Hindi nawawala ang kaba niya. At tingin niya, mas nadadagdagan pa ngayon. Ni hindi siya nakatulog sa magdamag. Nahihiya lang talaga siyang tumabi sa mga kaibigan sa pagtulog. Dahil nagpasama na siya sa mga ito sa bahay niya. Sobra-sobra na rin talaga ang kaduwagan niya. Aalis na kami. Ha? Naalarm agad siya at humakbang. Nandiyan na sa baba ang uncle mo. Hinihintay ka niya. Kaswal na sagot ni Jameson habang nakatalikod at papalabas na ng pinto. Advice lang, pare. Inakbayan siya ni Marcus. Bukod sa payo ni Jameson na magbago ka na, why don't you hire a bodyguard who will accompany and protect you? Napatingin siya sa kaibigan dahil sa magandang ideya na yon. Kung gusto mo, tatawag ako sa agency para makapili ka ng
bodyguard na magsusuit sa'yo. No. Nakahalukip-kip at nakadekwatro pa siya habang nakaupo sa sofa. Kaharap niya ngayon ang tiyuhin. Ayoko ng bodyguard na mas malaki pang katawan sa'kin. Tanggi niya habang umiiling. Isa pa, naalala mo? Nung bago akong CEO ng kumpanya at nag-hire ako ng mga personal bodyguard, na chismis akong bakla, hindi ba? Pagpapaalala niya. Sa sobrang yabang at taas ng tingin niya sa sarili noon nang i-take over ang kumpanya, may ilan siyang hinard na gwardya para ba maganda ang datingan niya. Pero imbis na makaganda sa imahe niya, na chismis pa siyang duwag at bakla. Ayaw niya na yung maulit pa. Gusto kong maging bodyguard yung hindi halatang binabantayan ako. Gets mo yun, Uncle Fernan? Yumuko pa siya sa mesa habang malalim ang iniisip. Tiningala niya ang tiyuhin na pinagmamasdan lamang siya. I want a lady bodyguard. Desisyon niya habang nakangiti. At ako ang hahanap ng magiging tagabantay ko. Dagdag pa ni Harvey habang tumatango-tango. Puno ng sigawan ng buong club kung saan naglalaro ang dalawang babaeng MMA fighter sa isang underground fight. Kada tama ng suntok ay naghihiyawan ang karamihan ng lalaki sa paligid. Halos pumasok pa ang iba sa loob ng fighting cage dahil sa gigil at higpit ng laban. Nang may bagsak ni Zera ang kalaban at pilipitin ang braso nito, ay agad na lumapit ang referee. Inaabangan kung hahampas ang kalaban niya sa entablado, tanda ng pagsuko. Tumutulo ang pawis niya habang binabali ang braso nito. Sa ganitong klase ng sports, hindi pwedeng maawain o matatakutin. Sa oras na tumapak na sa loob, ibig sabihin lamang ay laban na. May matatalo at masasaktan at sisiguraduhin niyang hindi siya yon. Hanggang sa sumenyas ng referee sa ere, hinihingal niyang binitawan ang kalaban. Agad na kinuha ng referee ang kamay niya at itinaas para itanghal siyang panalo. Narinig ni Zera ang nakakabinging sigawan at palakpakan mula sa labas ng fighting cage. Ito ang kauna-unahan niyang laban bilang isang MMA fighter at masaya siyang nagbunga ang halos ilang taon niyang pag-iinsayo. Zera! Tumakbo ang nakatatandang kapatid at trainer niyang si Leo. Niyakap siya nito at binuhat pa. Congrats, Zera! Masayang sambit nito nang magharap silang dalawa. Tumango siya habang nakangiti. Salamat, kuya. Zera! Akmang iyakap ang assistant trainer at ang kaibigan niyang si Joben. Itinaas niya ang palad at itinapat sa dibdib nito para pahintuin habang nasa kapatid pa rin ang mga mata. Payakap lang. Reklamo nito. Ito gusto mo? Seryosong tanong ng dalaga, sabay taas ng nakabilog na kamao na may nakabalot pa na puting sports tape. Nakatanggap siya ng iba't ibang bati ng lumabas ng fighting cage. Appear dito, appear doon, hanggang sa makarating sila sa pribadong kwarto. May laban ka ulit bukas ng gabi. Tiningala ni Zera si Leo. Nakaupo siya at patuloy pa rin sa pagtatanggal ng sports tape. Sino? Si Amanda. Kumura pang mga mata niya. Kaya mo ba? Seryosong tanong ng nakatatanda niyang kapatid. Oo naman. Walang gatol niyang tugon. Napatitig siya kung saan. Si Amanda ang isa sa nangungunang MMA underground fighter sa kanila. Minsan na rin niyang nakasabay ang dalaga sa pagtitraining. At hindi na agad maganda ang kanilang umpisa. Hindi niya alam kung bakit. Wala pa man siyang kahit anong ginagawa ay mainit na agad ang dugo nito sa kanya. Kung tingnan lang din siya ng kapwa fighter, ay maliit pa sa langgam. Ni hindi nito sineseryoso ang paglaban niya. Habang buong puso ang binibigay niya sa bawat insayo. Mahalaga't inaabangan ang laban niyo ni Amanda. Kailangan nating pag-igihan. Marami ring VIP na manunood. Kumusta ang pulsuhan mo? Ayos lang, kuya. Tingin ko, wala nang sprain. Hinawakan ni Zera ang tinutukoy ng kapatid at nakangiting iniikot-ikot yon. Nang tumalikod si Leo, ay doon lang niya iniinda ang ilang araw ng na-spray na pulso. Ramdam niyang may parte pa rin na masakit doon. Pero hindi niya magawang sabihin sa kapatid dahil mag-aalala lang ito at baka kansilahin pa ang laban na matagal na niyang hinihintay.
Namamangha si Harvey nang makapasok sa loob ng isang underground fight club. Malakas na tugtugan at iba't ibang ilaw na agad ang tumatama sa mga mata niyang may suot na sunglasses. Buhay na buhay ang lugar kahit na malalim na ang gabi. Dito, para nagsisimula pa lang ang araw. Bilib pa rin ang gwapong anyo niya sa tuwing napapalinga sa mga lalaking dumadaan na may malalaking katawan. Kung itatapat siya sa mga yon, ay magmumukha siyang totoy. Gwapo at mayamang totoy. Mayabang na inayos ni Harvey ang suot-suot na polo. Hindi pwedeng may mas maangas sa kanya. Ba't ba naka-shades ka pa? Tanong ni Jameson nang makaupo sila sa VIP area. Pang-porma. Maikli niyang sagot. Disguise niya yan, pare. Alam mo naman, may banta sa buhay ng lover boy natin. Natatawang singit ni Marcus. Sinamaan niya ng mukha ang mga kaibigan. Binaba pa niya sandali ang sunglasses. Kung pag-usapan yung tungkol sa death threat ko, parang hindi na bilang ang buhay ko rito sa mundo ah. Nakataya kaya ang buhay ko rito? Malay ko ba kung nasa paligid lang yung nagpadala sa akin ng boxer ko? Luminga pa si Harvey sa paligid. Tingin mo, sa suot mong sunglasses na yan, hindi ka makikilala? And look, huwag kang masyadong paranoid. Aniya pa ni Jameson. Hindi siya paranoid. Naduduwag siya. Hindi ka na nasanay dyan kay Loverboy. Ipis nga lang tumatakbo na yan. Pangaasar pa ni Marcus. Bumilog ang butas ng ilong niya habang nasa gitna ng mga kaibigang pinag-uusapan siya. Huwag niyo nang gawing topic ang pagiging duwag ko. Pag-usapan natin yung may katuturan. Sabi mo Marcus, marami akong pwedeng pagpilian na bodyguard dito. Pag-iiba ni Harvey. Yes, maraming babaeng MMA fighter dito at solid sila sa galing. Sagot ng kaibigan. Itinoon niya ang mga mata sa tila hawla. Nakapanood naman na siya ng mga MMA fights pero ito ang unang beses na personal. Madalas, sa telebisyon lang dahil takot siya sa dugo. Baka kapag nakakita siya, ay mauna pa siyang mamatay kaysa sa mga manlalaro. Ngayon, napilitan siyang pumunta rito para makita ng harapan ang pwedeng maging lady bodyguard. Nagulat pa siya ng konti ng mamatay ang ilaw hanggang sa magsigawan ng mga tao nang lumiwanag ang fighting cage. Nang may tawaging pangalan ng ring announcer, ay napalinga silang lahat sa babaeng papalapit sa stage. Siya yung sinasabi ko sa'yo. Bulong agad sa kanya ni Marcus na nakatanaw din sa babae. Okay ka lang? Tensyonadong tanong ni Leo kay Zera habang magkaharap. Hawak nito ang mga nakabilog niyang kamao. Tumango siya. Nilagyan siya ng mouthpiece ng kapatid bago hinawakan sa magkabilang braso habang magkaharap. Matagal tayong nag-insayo para dito. Nandito na tayo. Ipakita mo ang galing mo, Zera. Sabihan mo agad ako pag may problema. Naintindihan ko, kuya. Alam nating maruming maglaro si Amanda. Kaya doble ingat. Doon lang siya kinabahan. Lalo nang seryosong sulya pa ni Leo ang makakalaban. Pero nang balikan siya muli sa mga mata, ay tinatagan niya ang tapang. Kaya mo yan. Buong kumpiyansa siyang tumango. Nang magbell, hudyat na yon ang inaabangang laban. Dinala sila ng referee sa gitna. Makahulugan ang ngisi ni Amanda habang kaharap niya. Sino dyan? Yung nakasuot ng red? Tanong ni Harvey. No, yung naka-black. Si Zera. Ibinaba niyang salamin para sipatin ng tingin ang tinutukoy ni Marcus. Manipis ang katawan ng babaeng nakasuot ng itim na sports bra. Kumbaga sa laban na ito ay kitang-kita na kung sino ang mananalo. At yun ang nakasuot ng pula na maskulado ang katawan. Sigurado ka? MMA fighter ba yun o baka napadaan lang? Tanong pa niya. Siya si Zera Benavista. Mukha siyang dihado sa laban. Pero siyang may pinakamahabang pag-insayo pagdating sa mixed martial arts dito. Kaya siyang tinapat dyan. Si Amanda yung nakasuot ng pula. Siya naman ang may suot ng title. Manood ka na lang pare. Muli niyang pinagkatitigan ang babaeng nakikipaglaban sa stage. Sa unang tingin ay wala sa mukha at katawan nito ang pagiging babaeng basagulera. Parang karaniwan na babae lang. Nagulat silang lahat ng isang kisap ng mga mata ay nahihiga na ni Zera si Amanda. Halos napatayo pa silang magkakaibigan para silipin ang nangyayari.
habang nakahiga ang mga ito. Naputol yata ang dila niya. Nasasaksihan ngayon ng mga mata ni Harvey kung paano palipitin ng parang papel ni Zer ang braso ni Amanda. Hinubad ng binatang suot na sunglasses at nakagat sa sobrang intense ng laban. Parang maiihi pa siya sa kaba. Sa liwanag ay doon niya nakitang mukha ng tinutukoy ng kaibigan. Sa galing at hilatsa ng itsura nito ay siguradong nahanap na niya ang magiging lady bodyguard niya. Zera! Sigaw ni Leo. Napapikit ang dalaga nang mabilis na hilahin ni Zera ang pulsuhan niya at ipitin. Napangiwi si Harvey habang nanunood. Nakikita niya ang sakit sa mukha ng manlalaro. Zera! Patuloy na tawag ni Leo sa kapatid. Umiling ang binata at kumampay na ihinto na ang laban. Pero pinilig niya ang ulo sa kapatid, hindi siya pwedeng sumuko agad-agad. Ipinikit ni Zera ang mga mata. Pinaghandaan niya ang laban na ito. Hindi pwedeng mabilis lang itong matapos sa ganitong paraan. Sinubukan niyang gumalaw pero mas sumikip lang ang naging kapit ni Amanda habang nagpipisikalan silang nakahiga sa entablado. Patuloy niyang naririnig ang boses ng kapatid. Napatingin siya sa referee na nakabantay sa kanya. Ines at gigil na hinampas ng tatlong beses ni Zera ang kinalalagyan. Nagsigawan ng mga tao at otomatikong mayabang na tumayo si Amanda. Tuluyan siyang napahiga sa pagod. Nakatitig siya ngayon sa mga ilaw na nasa kisame habang nauulinigan ang sigawan para sa nanalong kalaban. Pigil-pigil niya ang mga luha habang taas-baba ang dibdib dahil sa hingal. Zera. Inalalayan siya ni Leo na tumayo. Nagkatitigan silang magkapatid. Nginitian siya nito. Okay lang. Marami ka pang laban. Pangpalubag loob ng trainer. Nang yakapin siya ng kapatid, ay doon lang siya sumagot. Pero siya ang gusto kong matalo sa lahat ng kalaban ko. Nanggigigil niyang bulong dito. Nagkamali ako, Harvey. Humarap si Marcos sa kaibigan. She's not as good as I thought. Humanap na lang tayo ng iba. Akma itong lalakad ng pigilan niya. No, I like her. Napatingin sa kanya si Jameson at Marcos. Siya ang gusto kong maging bodyguard ko. Siguradong aniya niya. Naliligo sa pawis si Zera habang sinusuntok ang isang punching bag sa harap niya. Dapat nagpapahinga siya ngayon dahil sa lumalalang sprint sa pulsuhan. Hindi naman niya magawa dahil naaalala lang niyang nangyaring pagkatalo. Magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta kayo? Nakapamulsa si Harvey nang makapasok sa loob ng isang boxing gym. Natigilan halos lahat ng naroon. Sino ka? Tanong ni Leo na mula sa ringay tumalon paharap sa binata. Hinubad niya ang suot na sunglasses. I'm Harvey Valderrama, Chief Executive Officer of Valderrama Company. Ano ho ang pake niyo rito? Nandito ako para kay Zera. Nag-arko ang kilay ni Leo kasabay ng pakikipagtitigan kay Joven. I'm here to offer her a job. Dagdag ni Harvey. Trabaho? Ulit ng trainer. Yes, can I talk to her? Sabay-sabay na luminga ang mga ito sa likuran. Nasundan niyo ng tingin ng binata. Ibinaba ni Harvey ang sunglasses at pailalim na tinitigan ang babaeng nakatalikod at sumusuntok sa umiindayog na punching bag. Zera! Napasipol pa siya sa lakas ng pinakawalan nitong suntok bago lumingon ang tawagin ng kaharap. Kaswal na lumapit si Zera sa kapatid. Hinahanap ka. Aalokin ka raw ng trabaho. Doon lang niya napansin ang isang lalaki. Dahil sa sinag sa pinto ng gym nila, ay naging maliwanag ang pwesto nito. Bago ang imahe nito sa mga mata niya. Hi, I'm Harvey. Inilahad ng binata ang kamay. Kusa rin itong natigilan nang makitang nakasuot pa ng boxing gloves ang babae. Agad niyang inatras ang palad bago sinalubong ang singkit nitong mga mata. And you're Zera, right? Pinagmamasdan lang siya ng MMA fighter. I watched your fight last night. Remember? Nagpapakit pa siya rito. Hindi. Anong kailangan mo? Napahiya ang binata sa walang emosyong manlalaro sa harap niya. Mukhang walang effect ang datingan niya rito. Pwede ba kitang maabala?
I just want to discuss something. Sabihin mo na ngayon. Putol nito. Alangan siyang napatingin sa mga lalaking nasa gym na pinanunood at pinakikinggan ang usapan nila. May training pa ako. Saad ni Zera nang maghintay ng ilang segundo. Tumalikod na siya at pinagumpog ang suot na magkabilang boxing gloves. Sandali lang. Be my bodyguard. Napako ang mga paa ng dalaga sa narinig. Huminga ng malalim si Harvey bago humakbang. Tinitigan niya ang likod ng supladang MMA fighter. Gusto kitang maging bodyguard ko, Zera Vinavista. Napailing na lang ito at muling humakbang. Please. Aniyan ni Harvey na nakapagpatigil muli sa kanya. Nasa panganibang buhay ko. I need someone to defend me. Seryosong umikot si Zera. Please. Bumabaha ang tunay na pakiusap sa mukha ng lalaki. Nagsimula siyang lumapit dito habang nakatitig sa mga mata nito. Napatras si Harvey nang itulak ng dalagang dibdib niya suot ang makapal na guwantes. Kinakabahan siyang napatras habang nilalabanan ito ng tingin. Bakit ako? Nakita mo akong natalo, hindi ba? Mariin na tanong ng dalaga habang patuloy sa mahinang pagtulak sa dibdib ng lalaki. Bago patuluyang mapalabas si Harvey ng gym, ay agad niyang hinawakan ng magkabilang gloves ng MMA fighter. Natigilan si Zera at napatitig sa mga mata ng kaharap. Magaling ka. Hindi naman porket natalo ka. Hindi ka na magaling. Alam kong kaya mo akong protektahan. Napatingin siya sa kamay nitong nakahawak sa kanya. Kaswal siyang bumitaw sa pagkakapit nito. Sinulyapan niya si Leo. Tila gusto nitong sabihin na nasa kaniyang desisyon. Sige. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ni Harvey habang nagniningning ang mga mata. Napalingon pa siya sa dalawang kaibigan na nasa likod niya. Pumapayag ka na? Hindi niya makapaniwalang tanong. Oo. Wala pa naman siyang susunod na laban at kailangan niya ring magpagaling pa sa wrist injury. Sa nakikita niyang natatakot at nakikiusap na mga mata ng binata at ang tiwalang ibinigay nito na kaya niya itong protektahan. Gusto niya itong tulungan. Nilinga ni Zera ang kapatid, tumango naman ito bilang pagbayag. Muli niyang binalikan ng tingin ang binata sa harap niya. Ngiting-ngiti pa rin ito sa kanya. Harvey, nandito na si Miss Binavista. Nagmamadali niyang inayos ang suit at ang pagkakaupo. Hinawi pa niyang buhok. At nang marinig ang pagbukas ng pinto ay pumormal siya. Zera. Bati niya. Lumapit sa kaniyang dalaga. Nakasuwal na blouse at maong na pantalon ng suot. Wala sa hilat siya nito ang nakikipagbakbakan sa loob ng fighting cage. Sit down please. Tinuro niyang Celia. Here. Inabot niya ang papel. Sandali siyang sinulya pa ni Zera bago kinuha ang papel at binasa. That's a contract. Work for me for 5 months. Ang sabi ng trainer mo kay Uncle Fernan, balik training ka raw pagkatapos ng 5 buwan. And for sure, by that time, nahuli na rin ang nagpapadala ng death threat sa akin. Ballpen. Inilhad nito ang palad sa kaniya. Hindi pa niya alam kung saan kukunin ang ballpen. You can start your work now. Tumayo si Harvey. Saan tayo pupunta? Tanong ng dalaga na tumindig na rin. Sa bar ng kaibigan ko. Napaikot ang mga mata ni Zera. Sa klase ng lifestyle na meron ito, hindi na siya magtatakang nakakatanggap ito ng death threats. Bukod sa mayaman at laging laman ng bar, mukha rin itong babaero. Huminto siya at inilahad ang kamay dito. What's that? Susi, ako na magmamaneho. Napangiti si Harvey. Wala na siyang kailangang hanapin. Talagang maasahan ang kaniyang lady bodyguard. Bilis, ang tagal mo naman. Reklamo nito sa naiinip na muka. Nagmamadali siyang hugutin ang susi at iniabot dito. Naunang maglakad si Zera. Halos mapunit ang labi ni Harvey sa pagngiti ng sumunod dito. Ganon-ganon na lang natapos ang problema niya. Nanumbalik ang hindi matatawaran niyang bilib sa sarili. Iba talaga kapag may gwardiyang magaling. Pwede nang maging kampante. Parang kahapon lang, hindi ka maihisa sobrang kaba. Biro ni Marcus nang ilagay ang alak sa mesa. Naroon sila sa night bar at okupado ang isang pwesto.
Pinagmamasdan niya ang gwardiya na nakaupo sa stool chair. Paano mo naman siyang napapayag na ganun kabilis? Bulong ni Marcus. Pareho silang nakatitig kay Zera. Ginamit ko ang charm ko. Kaswal niyang sagot. Charm mo? Ang sabihin mo, pinuri-puri mo siya. Magaling naman talaga siya. Sadyang sunerte lang yung kalaban niya. Naniniwala ako sa kakayahan ni Zera. Inakbayan siya ni Marcus. Capabilities lang ba talaga ha? Parang may tinamaan sa puso niya, kasabay ng pagtitig sa dalaga. Baby Harvey! Agad na may tumabi sa kanyang babae. Asiwa siyang napangiti at marahang umatras sa kaibigan na si Marcus. It's been a long time. How are you? I really miss you. Maarteng dagdag pa ng babae. Napataon na lang siya habang naniningkit ang mga mata. Kinikilala niya ang babaeng kaharap. Babe! Sabay-sabay silang napatingala sa isa pang babaeng lumapit. Napatingin ito sa babaeng katabi niya. Sino naman to? Ikaw, sino ka? Calm down, ladies. Aniya ni Marcus. Magkasunod silang tumayo ng magharap ang mga babae. Ako ang date ni Harvey ngayong gabi. No, ako kaya. Dahil nagtula kanay napunta sa gitna ng mga babaeng nagbabangayan si Harvey. Nag-aabutan ito ng mga buhok kaya't gulong-gulo siya. Stop it! Ano ba? Aniya sa gitna habang umiiwas sa matutulis na kuko ng mga babae. Napailing na lang si Zera habang nakikita ang amo sa gitna ng mga babaeng pinag-aawayan ito. Zera! Tawag nito sa kanya habang nakayuko at hawak ang ulo. Naiipit pa rin ang binata sa sabunutan ng mga babae sa bar. Kaswal niyang hinawakan ito sa braso at hinila sa gilid. Napatingin ito sa kanya habang kabang-kabang muka. Muli nilang pinagtuunan ng pansin ang mga nagsasabunutan. Dapat yung buhok mo ang inubos nila. Napailing na lamang ito. Kasalanan mo yan. Babaero ka kasi. Inilapag niya ang mga gamot sa ibabaw ng mesa. Naroon na sila sa bahay ng binata at sariwang mga kalmot ang nakuha nito sa kaguluhan kanina. Akin na. Pabali ang kinuha niya ang braso ni Harvey. Isang dampi pa lang niya ng bulak ay humayaw na agad ang amo. Nagtatakang tiningnan niya ito. Mr. Valderrama, kalmot lang to kung makasigaw ka. Wala pa to sa mga sugat na natatamo ng mga MMA fighter. Naiinis niyang aniya at diniinan pa ang pagkakadampi ng bulak sa mababaw na kalmot nito. Napipilitang iminulat ni Harvey ang mga mata para salubungin ang tingin ng bodyguard. Hindi ako MMA fighter at saka ang hapdi ng mga kalmot ng mga babaeng yun. Alam mo bang, ingat na ingat sa akin ang mama at dad ko? Hindi ikaw na. Okay na, tapos na. Basta na lang binitawan ni Zera ang braso niyang nanatiling mahapdi. Saan ang kwarto ko? Tanong niya nang makatayo. Next to my bed. Sagot nito. Pati sa pagtulog, kailangang nakabantay ako sa'yo? Yes. Remember, you're my lady bodyguard 24/7. Mayabang na tumayo pa si Harvey at naglakad. Oh, sige na. Kaswal na pagpayag ni Zera. Umangat lang ang magkabilang kilay ng binata. Hindi niya inaasahan ang mabilis na pagsang-ayon ng dalaga. Alangang napatingin si Harvey nang umupo si Zera sa sofa. May kip-kip na unan at kumot. Bakit? Huwag mong sabihing tatabihan pa kita sa kama. Duwag mo naman masyado. Ikaw lang nag-iisip niyan, Miss Binovista. At sinong duwag? Ako? Sino ba naman kasing mag-hire ng tagabantay kung hindi talaga duwag at kayang ipagtanggol ang sarili niya? Hindi nga ikaw yun. Natatawa pa niyang aniya. Sinabi sa akin ni Sir Fernan yung mga death threats na natatanggap mo. Talagang naniniwala ka ron? Gawa-gawa lang yun. Hindi yun totoong dugo. Really? Tanong niya habang nakayukod ang likod. Inihampas ni Zera sa hangin ng puting kumot at kasual na humiga sa kama. Nanatiling nasa dalaga ang mga mata ni Harvey. Masasabi niyang mapapanatag na siya dahil ngayon ay may kasama na siya. Hindi na siya mag-iisa. Napangiti siya ng maliit habang pinagmamasdan ang magandang mukha ng dalaga. Hanggang sa magmulat ito na ikinaigtad niya. Ano? Panonoorin mo lang ako? Nagmamadali siyang humiga. Bakit naman kita panonoorin?
hindi ka naman maganda. Bulong niya sabay taklob ng kumot. Nakalukip-kip si Zera at nakatitig sa kisame. At hindi pa rin dinadalaw ng antok. Habang ang amo niyang mayabang, pero Duwag ay naghihilik na. Malinaw pa rin sa isip niya kung paano natalo laban kay Amanda. Hanggang sa may narinig siyang ingay. Nakakunot noo siyang bumangon. What was that, Zera? Mahinang tanong sa kanya nang magising na si Harvey. May tao ba sa labas? Natatakot pa rin itong tanong habang marahang palapit sa kanya. Where the hell are you going? Tanong ng binata sa dalagang lalabas ng kwarto. Ano pa? Titingnan ko. Kaswal niyang tugon. Natigilan si Zera sa paghakbang at napatingin sa kamay ng among mahigpit na nakakapit sa kanya. Puno ng pag-alala ang mga mata ni Harvey. No, hindi ka pwedeng buma. O sige na, ikaw na lang. No way! Bayulenteng sagot agad nito. O Eddie, bumitaw ka na. Hindi natin maabutan yung taong nasa loob ng bahay mo. Napipikon niyang kinalas ang braso sa kamay ng binata. Walang nagawa si Harvey nang lumabas ang lady bodyguard, sumunod na lang din siya rito. Madilim ang hagdan habang pababa si Zera. Wala siyang kakabakaba sa dibdib. Zera! Mahinang tawag ng nakasunod na binata habang takot na takot ang itsura. Hoy! Sigaw niya nang may matanaw na lalaking nakasuot ng hoodie at kalalabas lang ng pinto. Tumakbo siya para habulin ito. Hindi naman alam ni Harvey ang gagawin. Kinuha niya ang cellphone at nanginginig ang kamay na tumiba. Tumawag siya sa guardhouse ng kanilang village. Tinatanaw niya ang dalaga pero hindi pa rin ito bumabalik. Kaya napilitan siyang lumabas. Zera! Zera! Natatakot niyang sigaw habang nasa labas ng bahay. Hanggang sa matanaw niya ito. Agad siyang tumakbo at sinalubong ang dalaga. Hingal na hingal itong nakahawak sa mga tuhod. Are you okay? Tanong niya habang nakahawak sa likod ng lady bodyguard. Sayang, hindi ko naabutan. Sagot ni Zera nang tingalain ang amo. Parang cheetah sa bilis tumakbo. Pasensya na. Dugtong pa niya. It's fine. Ang mahalaga hindi ka nasaktan. Marahan siyang tumuwid sa pagkakatayo at seryosong tiningnan si Harvey. Parang napanatag na ito nang makita siya. Magkakaharap sila sa sala ng binata. Naroon ang tiyuhin at ang mga kaibigan nito. Ganoon na rin ang ilang mga pulis na nag-iimbestiga. Sa susunod, sasakalin ka na lang nun pare. Pananakot ni Marcus. Kuniyaring sinakalpan nito si Harvey. Otomatikong lumayo siya sa kaibigan. Tumigil ka na nga. Seryosong bagay ito. Natahimik naman ito. Buti na lang, nandyan si Zera. Kung hindi, baka hindi nyo na ako inabot na humihinga. Seryosong aniya niya habang pinagmamasda ng dalaga. Kausap nito ang mga pulis kasama ang tiyuhin niya. Wala ka ba talagang naiisip na pwedeng gumawa sa'yo nito? Tanong ng dalaga habang magkakaharap sila sa terrace ng bahay at kumakain. Wala. Napaisip si Zera at napatitig kung saan. Sa pagkakakilala niya sa binata, pwedeng marami silang paghinalaan. Maaring dahil sa kumpanya, tungkol sa negosyo, o sa pagiging babaero nito. Wala ka talagang naaalala kahit isang babae? Tanong niya. Wala talaga. At saka, nagbago na ako. Ngayon mo lang naisip magbago kasi pwedeng tapusin niyang buhay mo. Piloso po niyang sagot. Nakasimangot itong uminom ng kape. I'm trying, Zera. Sa takot na nararamdaman ko ngayon, gusto ko na talagang magbago. Ano ba naman kasing nagugustuhan nila sa'yo? Sinipat pa siya ng tingin ng dalaga. Bukod sa duwag ka, mukhang wala kang alam sa buhay. Puro ka pasarap. Kaya ka nga nandyan, hindi ba? Nagkatitigan sila. To protect me. Umikot lang ang mga mata ni Zera. Bukod kay Uncle Fernan, Marcus and Jameson, you're all I have. I know I can't be with them every single time. May sari-sarili silang pamilya habang ako wala. Kaya ikaw na lang talagang makakasama ko. Mr. Loverboy, napakurap siya nang ipatong ng dalaga ang mga braso sa ibabaw ng mesa at harapan siya.
5 buwan mo lang akong makakasama. At pagkatapos nun, babalik na ako sa mga laban ko. Ikaw na lang ulit ang bahala sa buhay mo. Payo niya. Rumihistro ang lungkot sa mga mata ng amo. Tara. Tumayo siya at hinawakan ang kamay ni Harvey at itinayo. Saan tayo pupunta? Tinitigan niya ito sa mga mata. Tuturuan kita ng self-defense para may pagtanggol mo ang sarili mo. Suntok! Ano yun niya rito? No, I can't hit you. Tanggi ni Harvey at umiling pa ito. Sige na, tuturuan kita kapag may basta nalang umatake sa'yo. Kaya suntok na, bilis! Abang na abang siya at game na game sa suntok na ibibigay ng kaharap. Naghanda na si Harvey para sumuntok. Pero nang matitigan niya ang dalaga, ay ibinaba niya ang kamao. I can't. Iling niya. Naglin niya ang noo ni Zera. Hindi kita kayang suntukin. Hindi kita kayang saktan. Hindi pwedeng saktan ng ganyang kaamong muka. Mabilis na kumilos ang dalaga, hinila niya sa kamay ang binata at ipinaikot sa likod nito. Aray! Sigaw nang namimilipit na si Harvey. Matuto kang lumaban, Harvey. Huwag kang laging magpauna sa pag-aalangan at takot. Bulong niya rito habang nakatalikod sa kaniyang amo. Hawak-hawak niya ng mahigpit ang kamay nito. Dahilan para mamula ang lieg ng binata. Aray! Tama na ang sakit! Let go of me, Zera! Ani yan ni Harvey. Pabalya siyang binitawan nito. Halos mangudngod ang mukha niya sa sahig. Hindi natin hawak ang oras ng pagkakataon. Maaring bukas mag-isa ka na lang, kahit hindi mo gusto. At kung mag-isa ka na lang, ano pang gagawin mo? Seryoso siyang luminga sa dalaga habang nakangiwi at nakahawak sa nananakit na kamay. Matatakot ka na lang? Anong mangyayari sa buhay mo kung matatapos ka na lang ng hindi lumalaban? Napahinga na lang si Harvey. Kumusta ang kamay mo, lover boy? Tanong ni Zera nang lumapit siya sa kusina. Masakit pa rin. Kumain ka na. Inilapit nito sa kaniyang plato. Nasundan niya ng tingin ng dalaga nang maglakad ito. Isinarado nito ang kurtina ng glass wall. Napatayo si Harvey ng matanaw ang lumilipad na ipis. Malutong siyang napamura. Agad na nagtungo at nagtago sa likod ni Zera. Ano ba? Umayos ka nga! Ipis lang yon. Tao ka! Pilit niyang iniiwas ang mga balikat na hawak ng amo. Nagkukubli ito sa likod niya at ginagawa siyang pangharang sa insekto. Lumayo ka nga! Kakaikot nila ay pareho silang natumba sa sofa. Napaibabawon siya ng binata habang magkadugtong ang kanilang mga mata. Mabilis ang paghinga ni Zera habang nakatitig kay Harvey. Pilit nilang sinusundan ang bawat galaw ng mga mata ng isa't isa. Hanggang sa mapatingin si Harvey sa labi ng babaeng bodyguard. Tensyonado niyang nalunok ang laway. May kung anong ibinubulong ang puso sa kanya. Tinatawag siya ng mapulang labi nito. Ihilig niya ang muka at nang banayid niyang idikit ang labi kay Zera ay doon lamang ito nagising. Malakas niyang itinulak ang binata. Halos tumalsik at bumulagta ito sa sahig. Hinahabol niya ang hininga ng bumangon paupo at tingnan ang kauna-unahang lalaking nakadampi sa labi niya. Tulala naman si Harvey habang magkadugtong ang mga gulat nilang mga mata. Tahimik siyang nagmamaneho. Nilinis niya muna ang lalamunan bago nagsalita. Pupunta ako sa club. May laban yung kasama ko sa training team. Ani yan ni Zera. Alright, sasama ako. Nilingan niya ito. Bakit? Pwede na kitang ihatid sa bahay. Sinabi ko na kay Sir Fernan na samahan ka muna. No, doon na tayo dumiretso. Tinitigan ng dalaga si Harvey. Sinalubong naman ito ang mga mata niya. Napailing na lang siya at napaira. Punong-puno ang loob ng sigawan, lalo na't nagsisimula na ang laban. Kasunod siya ni Zera habang palapit sa trainer nito. Kuya, bati niya. Sabay silang napalingon sa naglalaban. Naroon na naman si Amanda sa entablado, katunggali ang kasamahan niya sa pag-iinsayo. Lihim niyang nahugot ang hininga at naibilog ang kamao. Napansin naman yun ni Harvey.
Walang makakatalo sa kanya. Aniya ni Joven nang marinig ang bell. Hindi laging sa kanya ayon ang panalo. Tandaan mo, bilog ang mundo. Seryosong sagot ni Zera. Hindi mo pa siya pwedeng labanan, Zera. Aniya ni Leo. He is right. Singit ni Harvey. Kumusta pala yung paghahanap niyo ron sa nagpapadala sa'yo ng death threats? Tanong ni Leo kay Harvey. Magkakasabay silang lumabas ng club. Negative. Wala pa rin identity. Paano yan? Babalik na si Zera sa pagtitraining. Nagkatinginan sila nang dalagang nakapasok ang mga kamay sa suot na jacket. Agad na umiwas si Zera sa mga mata ni Harvey at humarap sa kapatid. Mauna na kami. Paalam niya sa mga kasamahan sa training team. Mag-ingat kayo. Naging tahimik silang lula ng kotse. Kahit ang makulit niyang amo ay walang kakibu-kibo. Naunang makalapit si Harvey sa pinto ng bahay, huminto ang mga paa niya sa isang kahon. Imbis na takot ay tumigas ang aniyo niya. Yumuko siya at kinuha yon. Ano yan? Tanong ni Zera mula sa likuran niya. Another death threat, I guess. Kinuha yon ng dalaga. Ako nang bahala rito. Pumasok ka na sa loob. Gusto kong makita. Huwag na. Pumasok ka na sa loob. Pero kusa siyang natigilan. Mabilis na inagaw ni Harvey ang kahon. Matuli niya yung binuksan at tinaktak. Pinulot niya ang isang papel na may litrato niya at may tintang kulay pula. Hinihingal siya sa galit na nagmasid sa paligid. Ano bang problema mo sa akin, ha? Halos mabulabog ng malakas na boses ng binata ang mga ibon sa puno. Naaawang nakatingin si Zera sa amo. Ano bang kailangan mo? Bakit mo ako ginugulo? Sinigaw niya ang lahat ng nasa dibdib na natiling tahimik ang kapaligiran. Muli niyang sinulyapan ang hawak na litrato. Halo-halo ang nararamdaman niya dahilan para magkaroon siya ng mga luha. Ano bang nagawa ko? Usal niya. Tama na. Seryosong aniya ni Zera na nagtungo sa harap ni Harvey. Naaaninag niya ang galit at panlulumo sa pagod nitong anyo. Kumalma ka. Marahan niyang kinuha ang papel na hawak ng nanginginig na mga kamay nito. Bago sandaling tiningnan sa mga mata at niyakap ang binata. Itinaas niya ang kamay para tapikin ang umaalo nitong likod. Ayos lang. Nandito ako, Harvey. Bulong niya habang nakapatong ang baba sa ibabaw sa mga balikat ni Harvey. Isang kisap lang ng mga mata ay lumambot ang puso niya para dito. May binuhay itong pwesto sa kanya para maintindihan niya ang takot na meron ng binata. Napagtanto niya ngayong gabi habang kayakap si Harvey, hindi naman pala porket isang lalaki, hindi na pwedeng hindi maduwag at matakot. Nakalimutan niyang tao rin ito, natatakot at napapagod. Very protective at alagang-alaga si Harvey ng mami at daddy niya. Takot siya sa dugo at sugat kasi nabugbog siya nung bata pa ng mga hindi kilalang lalaki. Marami siyang naging pinsala sa katawan. Tahimik na nakatitig si Zera sa tiyuhin ng binata. Simula noon, naging mas maingat ang mom niya sa kanya. Daladala yun ni Harvey hanggang sa mawala ang mga magulang niya. Hindi siya duwag tulad ng inaakala niyo. May rason kung bakit takot siya sa lahat ng nasa paligid niya. Paliwanag ni Fernan. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Zera. Ngayon na narinig niya ang pinagdaanan ni Harvey, mas gusto niya lalong mahuli kung sino ang nagpapadala ng kung ano-anong pananakot dito. Mas nais niyang protektahan ito. Harvey! Niyakap ng sumalubong na babae ang binata nang makapasok sa bar. Napatras naman si Zera at tinitigan ang mga ito. Are you okay? May nagpapadala raw ng death threat sa'yo. Really? How are you, Harvey? Isang hakbang patras na naman ang nagawa niya sa paglapit ng isa pang istranghera at yakapin saglit ang amo. We are so worried about you. Dagdag pa ng mga ito habang kabresyeteng naglalakad papasok sa loob ang binata. Naiwan siyang mag-isa. Mukhang hindi naman siya nito kailangan pa dahil maraming babaeng pwedeng pumalit sa pwesto niya sa oras na
bumalik na siya sa buhay manlalaro. Maraming pwedeng magprotekta dito. Bakit bang tagal niyong mag-serve dito? Sabay silang napalingong tatlo sa lasing na lumapit sa counter. Kasual namang kumuha ng baso si Jameson nang agawin yun ng customer. Halos tumalsik sa kanila ang laman nitong alak. Ikaw, umalis ka nga riyan! Itinulak nito si Zera, paalis sa Celia. Napatayo naman si Harvey ng matanawang nangyayari. Buti na lang ay naharangan ang kaibigan ng dalaga. Nagtitimping inayos lang ni Zera ang suot. Alis! Tinulak pa rin siya nito sa balikat dahil hindi pa rin sapat ang espasyo ng lalaki para makaupo. Anong problema mo? Pumasok sa eksena ang nakakunot noong si Harvey at hinarapan ang lasing. Napatingin naman silang lahat rito. Bakit mo siya tinulak? Tanong nito. Anong gagawin mo ngayon? Kilala kita. Huwag mo kong angasan. Hindi bagay sa'yo. Kilala kang duwag at baklang CEO. Napangiti sa ini si Harvey at napatingala. Bakit? Girlfriend mo ba tong nene na to? Sinilipan nito ang dalaga sa likuran niya. Nene? Ulit ni Zera. Gusto mo sampulan ko yan? Hindi na ito nakalapit at nakapagsalita ng suntukin ni Harvey, tumama yun sa nguso ng lalaki. Namamanghang napatingin sina Jameson at Marcus sa kaibigan niya. Ganoon na rin si Zera sa amo. Tiningnan niya ang kamaong nakabilog ng binata bago ang nguso ng estrangherong nagdudugo. Akmang susugurin nito si Harvey nang humarang ang dalaga. Nagtungo na rin ang ilang bouncer sa kanila. Pumihit siya paharap sa binatang hinihingal sa galit. Tinitigan niya ito sa mga mata. Ayos ka lang? Tanong ni Harvey sa kanya. Sinipat nito ang kabuuan niya. Oo. Nag-aalangan niyang sagot. Hindi siya komportable sa inaasta nito ngayon. Trabaho niya ang protektahan nito, hindi ang protektahan siya. Gusto ko lang siyang patigilin sa pambabasto sa'yo. Ayokong may umaagrabyado sa'yo, Zera. Napangiti si Jameson at Marcus. Bumuga pa ito ng hangin bago sinulyapan ang lalaking sinuntok na palabas na ng bar. Uncle Fernan, I'm done reviewing it. Inabot niya rito ang isang dokumento. Kinuha naman yon ang tiyuhin at saglit na sinilip. Muling binalikan nito ng tingin ang pamangkina at tubili sa trabaho. Harvey. Walang ideya itong tumingala sa kanya. Siguradong ipinagmamalaki ka ng mama at dad mo. You are now the brave and responsible man they want you to be. Nakangiting dagdag pa nito. Marahang tumango ang binata. Masaya akong makitang sinusubukan mo, Harvey. Thank you, Uncle. Above all, ikaw lang ang naniwala sa kakayahan ko rito sa kumpanya. Kahit na nagda-doubt na ang lahat sa akin, patamad-tamad ako at ibinibigay laging trabaho sa inyo. Hindi mo ko kailanman sinumbatan. At ramdam ko na gusto mo akong samahan para lang hindi ako matakot. Hindi mo lang magawa dahil may pamilya ka rin. Maraming salamat sa pag-intindi niyo sa akin. Naiiyak siyang umiti. Itinuring niyang pangalawang ama ang kapatid ng mama niya. Gusto rin niya sanang mas mapalapit pa rito. Pero naalala niya ang pamilya ng tiyuhin. May mga mas bata pa itong anak na kailangang alagaan at unahin. Ayaw niyang maging kaagaw sa paningin ng mga pinsan. Alam ko na magiging maayos ka na ngayon, Harvey. Tinitigan nito si Fernan. May makakasama ka na. Si Zera. Tinutulungan ka niya na maging matapang at mabuting tao. Tumango naman siya. Sinasanay ko na rin na huwag pairalin ng takot. After 5 months, ako na lang ulit mag-isa. Malungkot niyang pahayag. You can take a day off, Zera. Huminto si Harvey nang humarap sa dalaga. Naroon sila sa tapat ng kumpanya ng binata at sasakay na ng kotse. Sigurado ka? Yes. Mayasikasuhin lang ako with Marcus and Jameson sa bar. You can visit your brother and your fellow fighter. Alangang tumango si Zera. Mukhang confidential at hindi siya kailangan sa aasikasuhin ito. At mas gusto nitong mapag-isa.
hindi niya na rin maaninag ang takot na nagtatago sa mga magagandang mga mata nito. Tila nagkakaroon na ito ng paunti-unting lakas ng loob. Gusto niyang maging masaya, pero bakit hindi niya magawa? Tinapik ni Zera ang balikat ni Harvey. Naluluha pa siya habang nakatitig sa mukha nito. Naintindihan ko. Mauna na ako. Take care. Seryosong sagot ng binata. Tumalikod na siya at humakbang habang ang mga kamay ay nasa loob ng suot na jacket. Pigil niya ang mga luha niya. Siya naman ang nakakaramdam ng takot niya yon dahil sa pagbabago ng amo. Dahil baka hindi na siya nito kailanganin pa. We are so proud of you. Proud ang mukha ni Marcus at Jameson habang kaharap siya. Pinagdikit pa nila ang mga braso ng alak at sabay-sabay na tinungga. Inisaysa niya kasi ang mga babaeng na agrabyado niya. Nanghingi siya ng tawad sa mga ito at nangako na hindi na niya gagawin ang kalokohan na ginawa noon. Tapos na siya sa kabanatang yon ng buhay niya. Kailangan na niyang magising at magbago. Napagtanto niyang dapat ginagalang, inaalagaan at minamahal ng tunay ang mga kababaihan nang walang kasabay. Hindi pala sanlaksang babae ang kailangan niya sa buhay para magtago sa takot niya. Bukod sa hindi nakakadagdag sa pagkalalaki niya, hindi rin siya totoong maligaya. Dahil isa lang ang kailangan niya, ang babaeng totoong minamahal niya. Napangiti siya nang maalala si Zera, ang babaeng nakaunawa at tumulong na harapin ang takot na meron siya. Sigurado ka na ba talaga? Tanong ni Jameson. Pare, ngayon palang sinasabi ko na sa'yo, kung nakaligtas ka rin sa death threats mo, kay Zera hindi. Binangga pa siya sa balikat ng ngiting-ngiting si Marcus. Sigurado ako sa nararamdaman ko para sa kanya. This time, seryoso na ako. Kinuha ni Harvey ang cellphone at tinipa ang numero ng dalaga. Nakangiting nakatingin sina Marcus at Jameson. Hanggang sa mapalingon ng binata sa papasok sa bar. Hello. Tanong ni Zera na hinihingal pa habang nakahiga sa boxing ring dahil sa pagod matapos makipag-sparring. Marahang ibinaba ni Harvey ang hawak habang nakatitig sa di kalayuan. Nakikita niya ang pamilyar na lalaking natatanaw. Hello? Tanong ng dalaga. Pare, siya yun. Siya yung pumasok sa bahay ko. Siya yung hinabol ni Zera. Agad na tumayo at sinundan ng magkaibigan ang binata. Nag-aalala naman ang dalaga. Malinaw niyang naririnig ang sinasabi ng amo sa kabilang linya. Ano bang nangyayari? Kinakabahan niyang tanong habang hinuhubad ang boxing gloves. Nilapitan na rin siya ng kapatid. Ikaw! Hinawakan ni Harvey ang nakatalikod na lalaki at nang humarap ay nagtugma ang kanilang mga mata. Ikaw yung nagpapadala sa akin ng death threats. Naging mariin ang kapit niya sa lalaki na bakas ang nerbiyos sa muka. Pare, relax. Pigil naman nila Jameson at Marcus. Siya yun, tumawag kayo ng pulis. Nang humarap siya sa mga kaibigan, ay agad na nakawala ang suspect niya. Kumaripas ito ng takbo. Otomatikong sinundan naman niya yon. Narinig na lang ni Zera ang pagtawag nila Jameson sa pangalan ng binata. Mabilis siyang nagsuot ng jacket. Teka, saan ka pupunta? Hinarang siya ng kapatid. Pupuntahan ko si Harvey. Pero day off mo ngayon. Pagpapaalala ni Joven. Napatingin siya rito. Walang day off ang malasakit ko. Tuwid niyang sagot. Kinuha niyang susi ng motor ng kapatid. Pahiram muna ako kuya. Sige, mag-ingat ka. Harvey! Habol nila Marcus sa kaibigan. Tawagan mo si Uncle Fernan. Itinaas ni Harvey ang kamay para abutin ang suot na hoodie ng hinahabol. Nagtagumpay naman siya. Nang humarap ito, ay ginawa niya rito ang itinuro ni Zera sa kanya. Pinalipit niya ang braso ng lalaki. Sino ka ba ha? Gigil siya habang hinahabol ang hininga. Gusto niyang matapos ng palaisipan kung sino ang nagbabanta sa buhay niya. Nakawala sa kamay ni Harvey ang suspect pero mabilis niyang nahihiga ang estranghero. Ginaya niya ang ilang teknik ni Zera. Pare! Pare, tama na yan! Hingal na hingal sina Jameson at Marcus nang hawakan siya sa balikat.
Naggalat na rin ang mga taong pinanunood ang aksyon sa daan. Kilala ko siya. Siya yung nagpapadala ng death threats sa akin. Siya yun! Hindi pa man namamatay ang makina ay nakababa na sa kalsada ang mga paa ni Zera. Harvey! Tawag niya sa nagkukumpulang mga tao. May sasakyan ng pulis at masumidhi ang kaba niya nang makita ang ambulansya. Kahit sa mga MMA fights ay hindi tumibok ng ganito kabilis ang puso niya. Ngayon lang. Harvey! Nanginginig na boses niyang tawag dito hanggang sa makarating siya sa bukas na ambulansya. Naharangan pa sandali ang paningin niya ng mga pulis na pabalik-balik. Nang mawala ang mga ito'y tuwid na napatitig ang naluluha niyang mata sa binatang nakatayo. Napakurap si Harvey nang makita siya. Patakbong lumapit sa kaniyang naiiyak na babaeng MMA fighter. Sinipat-sipat siya nito ng tingin habang hawak ang kamay niya. Nasaktan ka ba? Anong nangyari sa'yo? Sunod-sunod niyang tanong hanggang sa magkatitigan sila. Napalunok si Harvey. Bakas na bakas sa mukha ng babae, ang kaba at takot na kailanman ay hindi niya nakita. Ngayong gabi lang. Parang umurong tuloy ang dila niya habang pinagmamasdan ito. Ano? Magsalita ka! Anong nangyari sa'yo? Sinundan niya ang bawat galaw ng mga mata ng kaharap. I'm fine. Natigilan si Harvey nang tumingkayad at yakapin siya ng dalaga. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso nito habang mahigpit siyang yakap-yakap. Naiiyak sa takot si Zera. Masyadong inalipin ang puso niya ng kaba. Kung may nangyaring masama kay Harvey na hindi niya nagawang ipagtanggol ito at protektahan, kamumuhian niya ang sarili. Nakangiting nanunood naman sina Fernan, Marcos at Jameson sa dalawang magkayakap. Tinitigan ni Harvey ang istrangherong nagpapadala ng death threats sa kanya. Nasa istasyon sila ng pulis at inamin na nito na ito nga ang may gawa sa likod ng pananakot sa kanya. Inupahan ito ng isa sa mga naging babae niya para gawin ang bagay na yon. Kaya pala hindi na siya nakakatanggap muli ng death threats mula noong huli dahil naalala niyang nakahingi na siya ng dispensa sa mga sinasabing babae nito. Dahil alam na niya ngayon ang katotohanan, hindi na siya nagsampa pa ng kaso laban dito. Lalo't alam niyang siya rin ang may kasalanan at nagtulak na gawin yon ng mga ito. Matiim ang paraan ng pagtitig ni Zera kay Amanda sa loob ng ring. Ito na ang pagkakataon niyang makabawi. Sisiguraduhin niyang sa laban na ito, siya ang tatanghaling panalo. Habang nakayuko at abala sa trabaho si Harvey sa opisina, pansin niyang mahinang pag-uusap ni na Jameson at Marcos na nakaupo sa harapan niya. Hindi niya alam kung ano ang dahilan kung bakit narito ang mga kaibigan sa kumpanya. Ganoong busy rin ang mga ito sa kanya-kanyang trabaho. Bakit ba para kayong mga bubuyog kung magbulungan dyan? Tanong niya nang mag-angat ng paningin. Nagtuturoan ang mga ito at tila may gustong sabihin sa kanya. Ano ba yun? Pare. Tiningnan ni Jameson ang katabing kaibigan. May sasabihin daw si Marcos sa'yo. Dagdag pa nito. Itinoon nang nagtatakang binatang atensyon dito. In-update kasi ako ng kakilala ko dun sa Underground Fight Club. Hindi masabi-sabi ng kaibigan ang gusto nitong iparating sa kanya. Pinagkatitigan niya si Marcos. Si Zera kasi, may rematch fight kay Amanda ngayon. Pikit mata at diretso nitong litanya. Bakit ngayon yun lang sinabi? Mabilis pa sa kidlat na lumabas ng opisina si Harvey. Sinundan agad siya ng mga kaibigan. Nasa loob agad ng fighting cage ang atensyon ng binata. Naroon nga ang dalaga na kaharap ni Amanda. Nagmamadali siyang lumapit sa ringside kung nasaan ang kapatid nito. Mukhang hindi pa naman nagsisimula ang laban kaya may pagkakataon pa para pigilan niya ito. Saan ka pupunta? Pigil sa kanya ni Leo nang akma siyang aakyat sa loob ng cage. Kakausapin ko si Zera. Sagot niya habang nanatiling nakatingin sa nakatalikod na dalaga. Hindi ka pwedeng pumasok dyan. Wala rin itong nagawa nang mabilis na umakyat si Harvey sa stage. Naghiyawan pa ang mga manunood nang lumapit siya sa MMA fighter. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito sa kanya habang nakasuot ng mouthpiece.
Bumaba ka na. Utos niya sa dalaga. Napatingin si Zera sa ring announcer. Tinatanong nito kung tutuloy pa siya sa laban. Hindi mo to kailangan gawin. Umalis ka na kung ayaw mong ikaw ang bumulagtarian. Seryosong-seryosong anyo ng dalaga nang sabihin yon. Nakikita niya sa mga mata ni Zera na handang-handa na itong makipaglaban. Sinulya pa nito ang kapatid na nasa labas ng ring. Agad itong lumapit sa kanila at hinila pababa ng entablado ang binata. Naghiyawan muli ang mga manunood. May ilang sumisipol pa. Pinagumpog ng malakas ni Zera ang nakasaradong kamao na may suot na itim na open-fingered gloves. Maangas niyang tinanguan si Amanda. Wala nang nagawa si Harvey kundi umalis sa maingay na club. Alam niyang mahalaga ang laban na to para kay Zera. Pero hindi niya maatim na makitang masaktan ng dalaga. Gusto niya itong ingatan dahil mahal niya si Zera. Naging mabilis man ay ramdam niya ang umuusbong na pag-ibig para sa dalaga. Marahil naiiba ito sa mga babaeng nakilala niya. Pero hindi naging hadlang yon para makita niya ang tunay na malasakit nito sa duwag na katulad niya. Matapos nga ang laban, ay itinanghal na panalo si Zera laban kay Amanda. Ilang beses niyang napabagsak ang kampiyon dahilan para sumuko ito sa laban. Naiiyak siyang tumingin sa kapatid ng itaas ng ring announcer ang kamay niya. Nang makaraan ng ilang segundo ay ramdam niya ang biglaang kirot ng pulsuhan. Napayuko pa siya sa sakit. Agad na umakyat si Leo at Joven palapit kay Zera. Nasaan siya? Nag-aalalang tanong ni Harvey kay Leo nang makarating sa ospital. Sinabihan siya ng kapatid ng dalaga tungkol sa nangyari rito. Itinuro ni Leo ang isang kwarto sa harap. Nagmamadali siyang naglakad papunta roon. Umaalo ng dibdib niya nang pumasok sa loob. Zera! Naabutan niyang dalagang nakaupo sa kama. Doon lang siya nakahinga ng maluwag. Saglit siya nitong tiningala. Napatingin siya sa nakabendang kaliwang kamao nito. Kumusta ang kamay mo? Ayos na. Maikling sagot nito sa kaniya at tumayo. Kinuha ni Zera ang gym bag sa tabi at inayos ang gamit. Pauwi na sila ngayon. Hindi na ganoon kasakit ang kamay niya. Ang sabi ng doktor na pwersa lang yon dahil sa naging laban niya. Kailangan niya lang yon ipahinga. Binilinan din siya ng doktor na hindi pa siya pwedeng mag-training at lumaban pa ulit. Talaga bang gusto mong talunin ng Amanda na yon? Dinig niya ang yamot sa tono ng binata. Tiningnan niya si Harvey. Oo, gusto kong patunayan na itong minamaliit niya, kaya siyang talunin. Ngayon, alam na niya, hindi lagi sa kaniyang panalo. Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Natigilan si Zera sa mababang boses na yon ni Harvey. Huwag ka ngang magdrama. Kita mo, buhay na buhay ako. Itinago niya ang kaba sa pahayag na yon. Kita niya ang inis sa imahe ng binata sa mga sinasagot niya rito. Saglit pa nitong hinagod ang buhok at pumamewang. At saka bakit ganyan ka makariak? Tapos ng trabaho ko sa'yo, diba? Hinarapan niya ito. Ah, ganon. Sarkastikong tanong ni Harvey. Natawa pa ito saglit. Babalik ka na ba sa pagiging basagulera? Nakakunot noon niyang binalingan ito. Anong ibig mong sabihin ron? Rinig niya ang malalim na paghinga ng binata. Akmang kukunin niya ang bag at isusuot nang pigilan siya ni Harvey. Nagkatitigan sila. Pilit na nilalabanan ni Zera ang puso. Hindi niya pwedeng tuluyang mahalin si Harvey. Sobrang magkaiba sila. Bukod sa isa siyang babaeng MMA fighter at isa naman itong CEO, malayong-malayong gustuhin siya nito. Hindi rin tulad niya ang tipo ni Harvey. At hindi niya rin ginusto ang binatang maraming naging babae. Pero habang nakatitig siya ngayon sa mga mata nito, isa lang ang sinisigaw ng kaniyang puso. Mahal niya ang binata. At alam niyang wala siyang kakayahang labanan at pigilan yon. Marahang kinuha ni Harvey ang dalawang kamay niya. Naging malambing ang anyo nito. I know. You are a strong and brave woman. And I'm proud of you. Pero hindi ka bagay doon. Alam mo kung bakit? Nakatingin lang siya sa mga nangungusap na mga mata nito.
Because you're too precious. Kaya ayokong sinasaktan ka ng kung sino. Hindi ko na ulit hahayaan na may manakit sa'yo. Dagdag pa nito. Itong kamay na to, dapat iniingatan at hinahawakan lang ng mahigpit. Pinagkatitigan nito ang dalawang kamay niya. Nalaglag ang mga luha ni Zera. Oo, malakas ang loob niya at matapang. Pero bakit pakiramdam niya? Mahina siya sa tuwing nasa harapan niya ito. Magsasalita pa lang si Harvey nang mabilis siyang hagkan sa labi ng dalaga. Sapat na ang narinig niya kay Harvey. Sapat na ang tapang na meron ito para aminin ang nararamdaman para sa kanya. Nahihiyang tiningnan niya ang binatang nagulat sa ginawa niya. Tatalikod na sana siya nang bigla siya nitong pigilan. Maingat siya nitong iniharap. Ramdam niya ang palad ng binata sa likod ng bewang niya para lumapit pa rito. Inabot ni Harvey ang labi ng dalaga. Dahan-dahan at buong ingat na nag-uusap ang kanilang mga labi. Ipinaparating ang damdamin nila para sa isa't isa. Ngayon, alam na nila na pareho lang ang kanilang nararamdaman. Huwag ka nang bumalik doon. Aniya ni Harvey habang yapos nang magkabilang braso ang bewang niya. Bakit? Kukunin mo ulit akong lady bodyguard mo? Dagdag pa ng dalaga. Nakangiti lang itong umiling. Kaya nga ipinanalo ko yun. Dahil yun ang huling laban ko. Seryosong sagot ni Zera. Ipinatong niya ang mga kamay sa balikat nito. Napangiti si Harvey. Pinag-aaralan niya ang marikit na dalagang kaharap. Mahal kita, Zera. Maraming salamat sa pag-unawa mo sa kahinaan at kapintasan ko. Seryosong sambit ng binata. Minahal kita bilang ikaw, Harvey. Minahal ko kung ano ang lahat ng meron sa'yo. Yung Harvey na takot sa ipis at sa kung ano-ano. Nahihiya itong tumawa at saglit pang yumuko. Hinawakan niyang magkabilang pisngi nito at pinagkatitigan sa mga mata. Wala nang dahilan para matakot ka pa. Dahil hindi ka na muling mag-iisa. Mahal kita, Harvey. Mahal din kita, Zera. Nagyakap silang dalawa ng mahigpit. Napapikit si Harvey at dinama ang babaeng pinakamamahal. Hindi lamang tagabantay ang nahanap niya sa kanyang lady bodyguard. Natagpuan niya rin kay Zera ang pag-ibig na totoong kailangan niya na kailanman hindi niya naramdaman sa iba. Pinalitan ito ng pagmamahal ang puso niyang puno ng takot. Naglaho ang pangamba na matagal na niyang daladala. Nagpapasalamat si Zera na nakilala niya ang binata. May tinatawag palang buhay sa labas ng marahas na mundong ginagalawan niya. At sa piling yun ni Harvey, ang kaniyang mapapangasawa. Sa ilang buwan lamang ay nakatakda ng ikasal sina Zera at Harvey. Pareho silang hindi na makapaghintay na tuluyang magkasama. Sa panahon na kailangan nila ng masasandalan, sisiguraduhin nilang maging lakas at tapang nilang isa't isa. Tunay niyang dapat hinaharap ang takot. Dahil sa dulo, may taong magiging dahilan para lumakas ang loob mo na harapin ng buong tapang ang magulo at mapanghamon na mundo. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!